Oh, ito na mga kababayan, magandang umaga. Ha? Maganda ito at mainit-init pa mga kababayan, no? Since naman binaha na tayo diyan sa may Luzon, diyan sa may Bicol region, Naga, Kamsur. Oh, ito mga kababayan, ha? Makinig tayo kasi may isang geopolitical analyst mga kababayan na kung saan abay, ha? Nanawagan na sana, no? Imbestigahan na itong flood control projects ng gobyernong ito na kung saan ang laki-laki naman ng kanilang mga pundo. Ha? Tapos kasama, nadamay pa itong, alam naman natin itong isang buhayang itong si Saldico, mga kabayan. Abay, ang laki din pala ng budget niya, mga kabayan. Lalong-lalo na sa flood control. O ito ha, pakita ko sa inyo, mga kabayan. Ha? Para man lang mayroon kayong idea. At kung bakit, hanggang ngayon at until now, ganun na lang, no? Yung baha dyan sa may Bicol region, mga kababayan, na kung saan, ang lalaki namang budget para nila. Lalo na itong Ako Bicol Party List. Ah? Tapos magpapakita kayo ng video dyan for publicity na nagbako-bako kayo dyan. Ah, pinapakita nyo, naglilinis kayo. Hindi naman sapat yan. Ah, ang sapat kasi, dapat wala pang bagyo, wala pang mga dumadaang sakuna, kalamidad, eh dapat aware na tayo. Dapat lagi tayong handa bilang politiko, bilang kung totoo kang nagsiservisyo sa iyong nasasakupan, dyan mismo sa Bicol region, mga babayan. O eto, o, tingnan ninyo. O ayan, o, tingnan niyo si Saldico. O yan, magkano yung budget niya, mga babayan. Ha? O basahin ko lang, ha. O eto na. O. Flood control projects, oh, in Bicol, aba, completed from July 2022 to May 2024. Nako, mga kababayan, nakakagulat ito kasi, ah, talagang ipinakita sa publiko itong, ah, itong bata ni Tambalus Diyos, mga kababayan, na ibinulgar na to ni Sara Duterte, ni Ma'am BP, na isa ito, silang dalawa ni Tambaluslos ang naghari-arian sa kongreso diyan ngayon, mga na ito yung mga buhaya diyan, ha. Oh, ito yung budget niya, mga kababayan, nung manakaraang taon at saka sa kasalukuyan. Oh, ito po 2022, abay mantakin niyo, ha, ang laki pala ng budget para sa flood control. Oh, pero ngayon binaha ang buong Kabikulan, mga kababayan. Ha, nasaan ang flood control project? Nasaan kong Saldi? Ah, buhaya ka. Ah, kaano-ano kaya ito ni Peter ko. Ay, sorry, sorry. Oh, 2022. Oh, imagine niyo, ha, 14.4 billion naman lang ang kanyang budget, mga kabayan, para sa flood control sa Bicol. Ah, oh, anong ginagawa? From 2022, 14.4 billion. Anong ginawa mo dyan sa 14.4 billion na yan, mister ko? Ha? O talagang pera-pera na lang, negosyo-negosyo na lang? Ha? Sariling interest na lang yung, ha, yung itong panunungkulan ninyo dyan bilang isang party list, congressman? O, 2023, eto pa. Ha? Meron siyang 9.6 billion na pundo. O, flood control. Ha? Mantakin nyo yan, mga kabayan. Ha? Isipin nyo, 14 plus 9 billion, ilan na yun? O magkano yung total na sa mga 23, 24 billion, mga kababayan? Ha? Sa dalawang taon. Ang tanong, sa dalawang taon, meron bang, ano bang nagawa niya? Ha? Ito yung mga taong, mga politiko, na kung saan, pera-pera lang ang labanan. Ha? Magsiservisyo, pakita lang sa tao for publicity na mayroon silang ginagawa, namimigay ng ayuda. Ano pang silbi ng ayuda? Ang ayuda ay ginagawa lamang pag mayroon tayong mga sakuna, kalamidad, kagaya ngayon. Ha? Pero hindi ibig sabihin na ligtas na kayo dyan sa flood control projects budget ninyo na kung saan. Eh dapat lang naman, no? Bilang politiko, bilang representante ng Ako Bicol Party List, abay dapat. Dapat man lang na tugunan mo yung nasasakupan mo patungkol dyan sa, ha, paligid mo, sa komunidad mo. O,
9.6 billion. Tapos ito pa 2024 sa taong ito kasalukuyan. Mayroon siyang 14.6 million na budget sa flood control projects, mga kabayan. Mantakin niyo 'yun. Sa kadami-dami, sa kailaki ng kanyang pondo para sa flood control. Tapos ito yung masaksihan natin. Ito, ganito ang nangyari ngayon sa Bicol Region. Tama ang si Ma'am Ana, no, ng isang geopolitical analyst na ang bagal ng aksyon ng gobyerno. Nakakadismaya dahil sinabi niya na hintayin na lang na humupa yung bagyo, yung baha, tsaka pa gagawa ng aksyon. Abay, kalukuhan naman yan. Ha? Kaya sinabi niya, no, dapat daw pagtuunan ng pansin. No, sabi yan ni Ma'am Ana, ha? Pagtuunan ng pansin itong flood control projects, dapat daw ito yung maimbestigahan. Kasama na itong mga party list na ito, imbestigahan daw, no, kumpara doon sa ginagawa nila ngayong pag-atake sa mga Duterte, mga kababayan. Ha? O, booking na kayo. Bisto na kayo. Ang laki ng pundo ng budget ni Saldico, plus mayroon pa tayong 1.4 billion na budget sa Office of the President. Nasaan napunta na yan? Nasaan ba talaga ang flood control projects na yan, budget na yan? Ha? Yun lang naman ang tanong ng taong bayan. Kaya ako, agree ako na dapat paimbestigahan talaga yan. No? Kayo mga kabayan, agree ba kayo? Agree ba kayo na paimbestigahan na ito? Kasi ito talaga yung hiling ng taong bayan. Eh. Hindi naman yung bagyo every year. Eh. Buwan-buwan may bagyo tayo. No? Minsan nga, pagkatapos pala ng isang bagyo, dadaan lang ng mga 1 week, ayan, may bagyo na naman ulit. Kailangan ito kasi, ito, no? Tingnan nyo yung paligid ngayon dyan mismo sa lugar ninyo, sa region, sa Bicol region, Naga, Camsur, at kung Batangas, at kung ano-ano pa. Ha? Nakakaawa yung taong bayan, no? Grabe, no? Talagang lunod sa baha talaga, mga kabayan. O, ito ha, pakita ko sa inyo yung full video na kung saan sinasabi ni Ma'am Ana Malindog-Uy na talagang, no, dapat paimbestigahan ito. O ayan, ha, sa Congressman Saldico, mag-ingat kayo, magbantay na kayo kasi eto na, ha, talagang paiimbestigahan na ito. Damay-damay na ito, mga babayan, kasi wala naman kayong ginawa dyan sa Congress, no? Nagpakasasa lang kayo. Imaginin nyo, sabi ni Congressman Pulong, ha, pati ba naman per hearing ang laki ng bayad? Oh, di ba? Possible yun. Bakit? Mag-o-overtime ba kayo dyan? Ha? Kahit binabaha na yung buong lugar sa Bicol region at sa kung ano-ano pa, ay kayo dyan talagang nag-o-overtime pa din sa hearing na yan? O anong nangyari? Ang nangyari po, binaha kayo dyan. Binaha ang lugar sa Bicol region, Naga, Camsur, Batangas. Yan yun, mga kabayan. Ah, oh, ito, panoorin nyo. Ito yung sinasabi ko, nakakahiya lang siguro sa Pilipinas na ang current government natin can't do anything about it. Nabasa ko yung statement ng ating Pangulong DDM at sinasabi niya na hintayin na lang daw umupa ang bagyo before pa magawa ng paraan or makapag, you know, kapag parang ka ng rescue operation na talagang effective. Kasi nga, wala daw silang magagawa dahil sa bagyo or sa natural na sitwasyon na yan. Dismayado ang geopolitical analyst na si Professor Ana Malindog-Uy sa mabagal na tugon ng pamalaan sa mga naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Sa isinagawang situation briefing sa Bagyong Christine sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na hihintayin daw munang bumaba ang tubig baha bago matulungan ng mga ahensya ng gobyerno ang mga lugar na apektado ng bagyo. Hindi naman maintindihan ng Malindog-Uy ang aksyon ng gobyerno na yung hindi bago para sa Pilipinas na salantahin ng bagyo. Taon-taon, ilang bawat buwan ata ay may bagyo na pumapasok sa Pilipinas. With that kind of knowledge and awareness na may ganito tayong natural calamity na nangyayari every now and then, every month sa Pilipinas, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi magkaroon ng proactive ang solusyon ang current government on this? Kinustro
Inaksyon rin ng geopolitical analyst ang bilyong-bilyong pisong inilaan ng gobyerno sa mga flood control projects na nangyari ngayong pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Ang tanong kasi dyan, ang laki ng pondo na binibigay sa flood control. Ilang pondo yung ilang bilyones yan. Mula 2023, even 2022 until now. Ang tanong, bakit nagkakaganito ang Pilipinas when in fact, a lot of money has been extended to that? Tanong, nasaan na yung pera? Nasaan na punta yung mga pondo na nilaan para sa flood control projects? Sa pananalasan ng Bagyong Christine, maraming lugar sa Camarines Sur, Albay at Sorsogon ang lubog sa tubig baha dahil sa matinding buhos ng ulan. Sa uli, nananawagan si Professor Malindug Uy sa Kongreso na imbestigahan ang flood control projects ng pamahalaan sa halip na unahin ang pamumulitika. Anya, maraming buhay ang nakasalalay sa naturang mga proyekto lalo't laging dinadaanan ng bagyo ang Pilipinas.